As sabi ko dito, gonna be an X factor dito para sa side ng Legends, and we all know na ginagamit kadalasan ng mga like Blazing Duet ng mga galing sa CLOT since international. Yeah, yet to see kung paano ang magiging team fight dito, but still, Tactics International, sila ang lamang dito sa ating Best of 5 series. Bolt and TDZ, gaano ba tayo ka-excited dito sa laban na to? So, pwede kasi magkaroon ng class na side lane na. Although kasi may Alice on the side of Chico's Legends, pero kasi I know teams ka, at Execration kaya nagpasimula nito eh. Tinatapat nila yung Zask sa Harith side at hindi makakalate yung Harith. Unfortunately, ginawa to. Magkaroon sila ng Alice na support. At hindi lang yan. Napakadali lang kontra yun eh. Kung sakaling itapat yung Zask sa Harith, ang gagawin mo lang ay mag-support ka. Lagi mo to si Omay Venus. You're already... Most likely, ganun ang ginagawa talaga ng Blacklist International. Parang binibaby na nila si Oheb on like the first 5 minutes of the game. And once na kaya na ni Oheb, pero yes, BZ, eto na. As early as 30 seconds, medyo agad na agad dito sa jungle ng Blacklist International. Ito ang ginagawa ng para makontrol ka agad nila yung... So, magiging tank na yung Paquito, and then post 4 yung Rafaela, tapos post 3 or EXPLAY na Alice, and then have the gold in Zask. Iko to para sa iba. Dahil, okay, maganda yung Zask versus Harith, lamang yung Zask doon, pero lahat ng ibang mga heroes ng EVOS ay makikapan. Exactly. They were forced to adapt talaga eh. Kung ano yung binabato sa kanila ng Blacklist International. Itong Paquito na to, it's not gonna be the best tank na pwede nating sabihin for the side of Evil Legend. You know? But look at this, gaya ng sabi mo, Wolf, Clover will have a hard time dito. Hinintay niya na lang, sinendan siya ng stars ni Oh My Venus. Sinendan siya ng stars. Agad siya makakabalik. Pero kita naman dito si LJ, pang pumapasok pa at mapapunish ni Evil. Pero nakikita natin yung understanding dito. Tagang kuha niya lang yung stacks niya para mag-reach agad yung kanyang downs at ma-agad yung farming. Bago mag-MPLC, kami tayo may task for the Harith. Napakasin lang mong sagot. 1v1 lamang task. Pero 2v1, wala nang magagawa yan. Kaya nga naman Blacklist International, nabigyan nila ng mas magandang lane bigla si Oheb. Dick, meron siyang level 4 at mukhang tatama yun kay Venus. Persik will secure the kill. Pantay pa rin ang ating score. Pero nakikita natin na nagkakaroon din tayo ang ibang kali maging task. Kahilig silang umikot mga jungle area pag kagaling sa baba at agad sa kali mo lang makuha ang kill. Turtle take kaagad. Blacklist International mukhang na Edward. Utilizing his Electro Final Ball para maka-slow. Pero si Antimage sobrang tapang with the Blood Oath. Also utilizing his atakas ka agad. Legends. Hindi sila maganda. Come to think of it, sila yung unang nagsama-sama going into the turtle fight. And it was Blacklist International securing Wise. Nakuha na yung turtle. It was a good attempt from Antimage na i-flank sa likod yung YSS. Pero hindi siya nagtagumpay. And now, on the bottom lane, si Clover na naman. Sinisendan ng stars ni Oh My V. Saka nakakita ng isang player na hindi ayaw tumanggap ng stars. Ayaw tumanggap ng stars. At mukhang yun yata magiging problema nila dito. Kasi meron pang, hindi mama yung skill. Pero maganda rin yung pagkaka-utilize dito. Is dominant para ma-prevent yung any damage. Pero Oh My Venus, to be punished at inikutan agad siya ni LJ but si Rex yung makakuha ng last hit. Oheb! Diamond Force! Again, Synchro Fishing plus the dashes but they able to get this one out at mga masisecure na naman ng Ispang National. Super duper outplayed yung EVOS Legend sa may bottom lane. Dalawang cannon minion yung hindi nakuha ni Clover. Actually, tinry niyang kunin yung isa na malapit na mamatay at dahil doon namatay siya kasi sobrang low na niya. And then, outplay pa ni Oheb doon si Rexy. So, kung iisipin mo, no, Uya Wolf, parang ginagawang chichirya si Clover dito sa baba. Siya yung pinupood trip ng Blacklist. Talaga. 0-2-1. At wala, ang dami niyang hindi nakuwang gold cannons. It means na luging-lugi siya si Oheb level 6, almost level 7 na.
Pero siya papunta pa lang siyang level 5 at yun ang ginagawa ang pressure dito ng Blacklist International. Apat na members kaagad. Eh, with the Mountain Shocker, alam na nila kung ilang tao ng Evos Legends ang nasa bottom lane. And with that, Evos Legends magdi-disengage kaagad. And ito mo yung positioning ng Blacklist International. Ready rin sila. Hindi lang sa ready. Kung papansin, hindi pa nga natin masyado binabanggit dito si Edward. Pero sobrang libre niya na nagka-cut ng lane sa top lane. And it was Ultimage na tumulong sa kanyang team. Pero hindi na magiging ganun ka-successful. Look at the lead. That was 2,000 lead for Blacklist International in less than 5 minutes. Panic talaga yung Evos Legends. Sa mga picks ng Blacklist International, it meant na nagkaroon sila ng mga awkward na mga hero. Yung Alice na pinick nila, ginawang EXP lane. Then yung Zask na gold lane. Tapos post 4 na Rafaela, underwhelming. Kasi katulad ng mga mages na talaga may Oh, mukhang nakakuha dun si Anti-Mage with the flowing blood. Nahuli niya si Oh My Venus. Pero si Eson mukhang mapapunish with the split flesh. Hindi pa rin, pero Wise. Or rather, si Evos Legends makakuha ng turtle. Wise, medyo delikado. Makakatakbo siya. But the rest of Evos Legends will disengage. At mukhang komportable na rin nakuha nila si Oh. Ang ganda ng entry doon ni Anti-Mage. She actually went through pierced through the composition of Blacklist International. Nag-ultimate siya doon. Nakukuha nila kagad doon si Oh My Venus. Nakuha pa nila yung turtle, pero may trade-off naman ngayon ang Blacklist International dito. Okay lang din naman eh yung rotation sa Blacklist International dito. Nakakuha na nga siya. Calamity Reaper tas Crystal. Pumuputok kagad yung mga dashes niya, yung mga positions, damage. Hindi natin yung damage siya, pero I would have fantastic. Oo. Ouch. Pero yung ano ah, yung ginagawa ng Evos Legends dito, kahit over na hindi maganda yung simula niya, ginagamit niya yung kanyang bulate para maka-take down kagad yung bottom lane. Pero Evos Legends, buong apat na member sila, ang ito po ang hulihin si Eson, but Eson with a split-split at tinamaan din ng Holy Retribution plus, again, the reverse time. Si Wise, rather si Ome Venus, makita-take down isang member sa mga ng Evos Legends and LJ will be punished again, probably, but Evos Legends, again, with that worm, makakuha naman sila ng isa pang takedown sa side ng Blacklist International East. Say what you will, kahit na pa nalulugi yung Evos Legends, ang galing mag-task nitong si Clover, yung micro-mechanics, controlling yung Nightmare on. Oh, wow. Garden, which, by the way, yung gawin yan, huwag kayong mag- Huwag kayo na yung sumasagot sa Inspire, no? Yung Windtalker. Meron din siya movement speed, agree. Plus attack speed. And mukhang mag-feather na magiging item. And ito na naman, sa may top lane, force yata talaga dito ng Blacklist International into getting this outer turret. Oo. Oheb dito. Oh, si Oheb, apat na members kaagad. Si LJ, nagpapanggap puno doon sa damuhan. Kahanap ng isa pang magandang opening. Pero yung turtle, sinisimulan din ni Wise. But look at Persic here. Getting controlled. And si Eson with a split-split. Trying to absorb all the damage. Mukhang nahuli dito. At mapapunish si Persic. 25 seconds. He will go down. At makakupas niya isa pa. Rexy will fall down again. LJ mukhang naipit. Electrifyable para kay Edward. Hinahabol niya si Clover. He will secure the kill. Blacklist International. At wala pa dun si Wise. But Wise with the Mountain Shocker slowing down and getting, providing a lot of damage para sa side ng Blacklist International. It all started with Uncle Eson. Tuning out the members dito ng Evos Legends. Pumatong siya doon kay Persic. Napatay kaagad yung Brody. Anti-Mage was nowhere to be found. Ay nandun sa bandang baba. And that's a complete massacre na ibinato sa kanila o ginawa sa kanila ng Blacklist International. And ngayon, lalong lumayo ang kalamangan dito ng Blacklist. Oh, Heb, 5-0-2. Nakakakuha lang ng Feather of Heaven. Tingnan mo yung damage output niya. Tutunawin niya talaga. Oh! With the Zaman Force, mukhang makakuha naman sila isa pa. One hero down side ng Evos Legends. At tumama pa yung Rhapsody plus the damage from the Death Sonata. Blacklist International securing a 2-4-0 exchange. Evos Legends, mukhang nasi-choke out agad sila. Nakuha ng Blacklist International yung territory. Almost 70% of the territory ng Evos Legends. Ilagay mo, Harris God. At pinapatunayan. Oheb, lalong lalo na may tulong kasi siya. Kaya nga naman, talaga na si Clover onto the bottom lane. 3 items in before the 8-minute mark. Wow. Meron na siyang Feather of Heaven on top of Calamity Reaper and Holy Crystal. Saktong-sakto ang Harith ay ginagamit bilang kontra sa isang Alice at walang magawa ngayon si Anti-Mage. Kapag nag-clash at walang Winter Transient tong si Anti-Mage, sure, sabog. Sulit na tunawi talaga yan. Iba na tunawi kapag nakahanap ng tempo dito. Oheb,
At kita mo naman, every single time with the damage, nakakuha agad siya ng pick off. Pati hindi niya nangyari kanina sa top lane, no? Nakuha agad nila si Persic. And with Persic going not alive, those legends, parang hindi enough yung damage output nila para makipag-tacklist international. Francho na agad itong siya. Ang problem, Francho na agad, na i-explain, Alice, eh. Saka lang parang tank. Parang ganun ka lang na hindi masyadong gumagalaw. Blacklist International, ganun for that. Kasi pag winter transfer ka na bilang Alice, lalapagan ka lang ng reverse time. Habang nagpapaliwanag ka, Wolf, eh, tinuduwa na dito ni Wise at ni Ohef itong Lord na to. And there's no way na makokontesto ng EVOS Legends. Patong sila ngayon dito kay LJ. Nako. At ang ganda ng pagkaka-zone out doon ng Blacklist International. Talagang, ano yun, no? Naintindihan nila na okay, kung sakaling kumontes yung EVOS Legends, split ka agad din, hatakin natin. Mm-hmm. Pero with the Wise itemization, kaya niya agad makipag-contest, kaya niya agad makakuha ng objective na siya ng mag-isa. Pero Blacklist International, sumusugod na naman sa limang miyembro habang hinihintay yung Lord na papunta sa top lane. Anong pwedeng gawin dito para ma-stop yung bleeding against Blacklist International? Ubi time na rin, eh. Oo, oh, si Eso na ang kunat na ang... Sino una mong igok? Try mo si Ohe, pero protektado siya. Protektado. At LJ, mapapaback out. Sinilapag na ang Zaman Force dito ni Ohe. At alam naman natin na sobrang bilisan din ng cooldown. Mountain Shocker. At nakuha agad almost half HP na si Rexy. At kailangan niyang bumalik. But with the torn apart memory, oh my Venus, medyo alanganin na rin. And also Edward Persic, siya magiging target dito. But with the pushback, Blacklist International able to, again, disengage from this fight against EVOS Legends. Pero makikita natin yung tier 3 split almost matutumba na rin. But it was also a nice defense. Blacklist International still respecting the comeback capability dito ng EVOS Legends. It's napaka-unfortunate naman para kay Edward kasi pinasok niya, zinone out niya yung EVOS sa likod pero hindi na siya nakalabas. Hindi pa dumidikit dun yung door. That's one of the fight hindi rin na nabasag. So, nung namatay yung dalawang members ng Blacklist, kailangan talaga nilang mag-disengage. Okay, 9.5k ng 11. Mas na lima yung item dahil may siyang sulit card emblem. Oh. Sulit na sulit kay Ohe. Naka-promo. Naka-promo. 10% at sobrang bilis ang pagkaka-item niya. Kita mo naman sa damage deal. 47,000. With the Wise. Talagang isang mabilisan lang. Yun ang hirap kapag meron kang ano eh, Zaski, wala kang mobility. Kaya mapaforce talaga na magkaroon ng flicker. But talking about flicker here, LJ, hindi available ang kanyang flicker. He will go down. Oh my Venus. And the rest of the crew, Blacklist International, chine-choke out nila ang EVOS Legends sa loob ng kanilang base habang sila naman ang kumukuha ng mga buffs. Especially, mas mabilis pa sa fast yung pagkakapatay doon ni Clover. Pero look at this. Esol, zoning out the members ngayon dito ng EVOS Legend. Andre, diretso na sila ngayon sa base ng EVOS. Diretso na. At mukhang si Ohe, hindi na rin humihinto. Objective after objective ang nangyayari sa natural Persic with a torn apart memory. So may Venus mukhang nasa likod. Damage and times journey. Anti-mage with the blood ode. Makapick off sila ng isa. Pero with the flowing blood, mukhang si Ohef delikado naman dito. So may persistence. Oops, saktong-sakto. Electro final blow. Rexy will be the next target here. Persic, mukhang siya ma-isolate dito sa side ng Blacklist International. Mukhang dumet. Diretso na naman mapapunish dito si Ohef. But LJ, mukhang naiiwan dito. Nag-grab-glab na split-split. Sinaman force niya and might as well nilabanan niya na kahit yung mana niya halos one unfort na lang, doesn't really at nakuha siya ng isang kaso yung katapos siya na I believe hindi yun yung pakito I forgot. Masa launa niya napatay si Clover. Oh, yung Rafaela. Pati tingin ko yung factor din doon yung ano eh. Kung paano kabilis mag-react. Kung paano mag-responde yung Blacklist International. Nung sa bottom lane, yung 4 members na ng EVOS
yung nandun sa may plot, but with the player, parang ang bilis nila nakita ka agad. Exactly. Pero look at that fault and catch. They have to respect back ang digi ni Umay V. Ask. Ang dami mo provide na support na dito ni Umay V. Ayaw Jimmy, ayaw na nila ng start. Saan ka ba nakakita ng tao? Ayaw tumanggap ng stars. Oh, wow. Oh, wow. Respect. Talaga yung sinabi natin, diba? Madaming freedom when it comes to drafting na nakukuha yung Black Mesa. Mapareak. Tatapot na nila, there's the point. Rito. Pag-adapt sa drafting. The moment nakita nila, oops, tingnan natin, wala na sa table ang liit and alive. At yung iba sa legends naman na pareak. Out. Pa. Gagamit. Waiting mo open. Estes, Matilda, ng Blacklist National Fan Team. Parang choice ito ng cost. Ito ba sila? Probably one of their comfort. But ano pa ba yung mga Estes, di ba? Nakikita rin natin yung iba. Yeah. Before. Ang napakahirap ito pa. Kahit anong mangyari ng Blacklist. So, hindi nga baka sila mag-first pick to Harith. Para lang din talaga hindi na mabigay sa Black International. But, ang pinaka nag-make sense na pinapatali sa Evo. Was Estes. Huwag na lang yung Matilda. Kasi kapag yung Blacklist International yung nakakuha ng S, alam naman natin na isa pa sa mga comfort heroes ni Pagino. Pero iba priority nila. Iba pa rin kasi Estes Harita to. Matilda Airlines. Well, I was thinking of the third fan. Medyo parang malabo sa akin. Was that an Eve? Or yes, Azask. Okay, that's gonna be an Eve. Okay. Alright, so Estes will be... Double support lineup for Blacklist International. Tingin ko mas magiging flexible dito yung hero pool ni Wise and paano yung flow ng draft para sa side ng Blacklist International. Kung ako ang EVOS Legends, gagawin ko na yung parang ginagawa ng Infinity KH. Panang Louie, tsaka ng Benedetta. Maximum effort, pero baka kasi hindi sila sanay sa ganong klase. Yes. Instead. Oops. Alright. So, ngayon, since nakita natin itong Estes and Rafaela, we would definitely see a scaling man coming from Wise. Okay? Still, there's gonna be the Harry. So, it's either a Brody once again, or Wise is actually working well. Bruno could still be a part of it. Sobrang dami na pwedeng gamitin hero dito. Wise, hindi na naipit just by having this na pinariority ng Blacklist Internet. Yung sinabi natin na dapat gagawin ng side ng EVOS ay Benedetta at dahil hindi nila kinuha yun, automatically is Van Louie. Tignan mo yung gano'ng ka-instant. Uh-huh. Halos parang mga 5 seconds lang yata yung inubos nila tapos binanagat. Siguro may part doon nung pinick nila yung bago yung banning, like bago yung second phase banning natin, parang nakahinga. Yung Blacklist International, puta lang hindi kinuha yung luha. Galing sa EVOS Legends, Brody kaagad ang binan dito. Pero tingin ko, mas okay kung since meron ka ng Estes, meron ka ng Domain, meron ka ng Movement Speed Boost, pang slow na kalaban. EVOS Legends, parang mas hindi sila parang kulang yung, baga, mas okay na nag-ban sila siguro. No, isa sa mga comfort pick. Pero tingin ko, it's all about plus pinoprotektahan nila yung para hindi masyadong kaagad super. Pero fair with EVOS Legends, we are actually
towards to mid to late game. Yes. Those were those were the yun nga yung tinagurian natin, the ube time. Pero for EVO's Legends, they have this, sabihin na natin, certain period of time na sila yung magsiset ng tempo. Yeah. Kasi kung isipin mo,